Makakausap natin si Nanay Angelina Francisco. Okay. At siya yung kanina sa video na gustong humingi ng tawad sa kanyang mga anak. Alamin natin kung ba't siya humingi ng tawad at ano ba yung kanyang naging kasalanan sa kanyang mga anak at ano maging reaksyon ng kanyang mga anak. Nay Angelina, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa lahat. Okay. Kanina po sa video, humingi kayo ng tawad sa inyong mga anak. Ano ba nagawa niyong kasalanan sa kanila? Kasi po, naghiwalay kami ng asawa ko. Iniwanan ko sila. Okay. Kaya, humihingi ako ng tawad sana sa kanila. Iniwanan niyo kasi, sila? Kasi, opo. Okay. Ilan taon po sila, Nay, nung iiwan mo sila? Ilan taon yung mga bata? Ko, 4 na taon, yung pangalawa, 6 na taon, yung panganay, 8 taon. Okay. Nung iniwan mo sila, sino pong nag-alaga doon sa mga bata? Yung tatay nila, tsaka lola. Ah, tapos, okay. Yung tatay tsaka lola. So, nung iniwan nyo sila, saan po kayo pumunta? Sa Cavite po. At ano meron doon sa Cavite? Nagtrabaho po ako doon. Okay. Tapos? Nakapag-asawa din po ako ulit. Ah, okay. Iniwan mo sila para magtrabaho sa Cavite? Tama? Opo. At opo. Doon meron kayong bagong kinasama? Opo. So in short, ma'am, pasensya na para mas lalo na namin maintindihan at lalo ng mga anak ninyo para madiskartehan natin kung paano natin kayong mapagbati ulit. Opo. In short, iniwan nyo sila dahil sa meron kayong nakitang ibang lalaki kapalit ni tatay. Hindi po ganun. Kasi po, nung una po, bumalik naman po ako sa kanila, kaso mo po, meron po siyang babae sa kwarto. Meron pong babae na nakahiga doon. Okay. So nahuli mo si tatay na merong babae, dinala niya sa opo loob ng kwarto ninyo? Opo. So nung makita niyo po na ganun nga, may babae sa loob ng kwarto, ang sa halip na mag-usap kayo, nilayasan niyo po siya? Opo. Sige po. Sandali po na ha. Ito yung isa sa mga anak ninyo, si Edna Francisco, yung pangalawang anak. Ma'am Edna, magandang umaga. Hello, po. Hello sir. Good morning po. Good morning po, Sir Rafi. Opo. Ma'am, si Nanay Angelina, humingi po ng tawad sa inyo doon sa nagawa niya. At gusto niya pong magkabati-bati na kayo, lalo pa ngayon magpapasko. Ano pong reaksyon niyo po, Ma'am Edna? Kung kapatawaran lang naman po, sir, yung hinihingi niya, na-chat ko na po yun sa kanya nung nag-chat po siya sa akin last year. Sabi ko, pinapatawad na namin siya in behalf sa mga kapatid ko, patawarin na rin niya yung sarili niya, pero wag na po niya kaming guguluhin. Tsaka po dun sa sinabi po niya na iniwan niya kami para magtrabaho, hindi po totoo yun. Kasi umalis po siya sa bahay namin, buntit na po siya dyan sa lalaki po niya, yung pinalit po niya sa tatay ko po. Tsaka yung tatay ko, paano magkaroon ng babae? Wala nga dun sa bahay. Kasi PC po yun siya sa trabaho. Kasi dati po siyang PC. Philippine Constabulary. Naiiwan po kami, sir, sa bahay na kami lang po tatlong magkakapatid. Mga 2 years old pa lang yata yung bukso namin. Ako mga 4, yung ate ko mga 5 years old. 5, 4, and 2 ang mga edad nyo nung yes, iwan po kayo para sumama sa ibang lalaki. Opo. So nung umalis siya, ang nag-alaga sa inyo, papa nyo at saka lola nyo? Opo, binigay po kami sa lola namin. Pero bago po siya umalis, sir, lagi po niya kaming iniiwan. Yung tita po namin yung nag-alaga din po sa amin nung wala po yung tatay namin. Ah, okay. So, paano ito ngayon, ma'am? Gusto niya makipagbalikan sa inyo
sabi niyo, pinapatawad niyo na siya, pero wag na lang siya, wag na lang kayong guluhin. Ano ibig sabihin nun, wag na lang niya kasi kayong guluhin? Kasi lagi po silang nagpo-post sa Facebook or na hinahanap kami kasi inabandon na daw namin siya, na kailangan po niya ng tulong. Hindi naman po kasi sir, porket pinatawad na namin siya, tatanggapin na namin siya ulit sa buhay namin. Wala naman po ganun kasi parang ano yung iba naman po kasi yung purpose niya, forgiveness daw yung hinihingi, tapos parang hindi naman ganun. So parang lumilitaw, on top of the forgiveness, gusto niyang tulungan niyo siya, pinansyal siguro. Opo. Eh, yung tatay po kasi namin, sir, na-stroke din yun siya. So, pinapagabot din po namin kung saan-saan na rin po kami napupunta para lang po gumaling siya. Hindi nga po yun siya makausap halos kasi hindi po maintindihan yung pagsasalita po niya. Kawawa naman. Kumusta si tatay ngayon, ma'am? Tatay niyo? Okay naman po siya. Okay naman, sir. Medyo ano lang, pag naglalakad parang madadapa, tapos pag kinakausap mo, yung utal-utal yung pagsasalita, hindi mo masyado maintindihan, sir. Okay. Isa sa mga dahilan kung ba't siya nagkasakit, dahil iniwan siguro siya ni nanay? Opo. Tsaka sobrang sipag kasi din yun, sir. Swerte kayo, meron kayong ganung klase tatay. Ma'am. Opo, super, sir. Ma'am Angelina. Po? Alright, isa sa mga dahilan kung ba't kayo humingi ng tawad at gusto nyong kayo magkabalikan na ng inyong mga anak ay opo. Gusto rin ng, kasi ng financial assistance mula sa kanila. Tulong. Tama? Na po. Gusto nyo pa ng tulong. Opo. Bakit? Wala ba kayong trabaho ngayon? Wala bang trabaho ang inyong pangalawang asawa? Yung inyong wala pinakasama po ngayon? Wala? Wala po. Ano pong trabaho dati? Anong pangalan po nung bago niyong kinakasama? Ay, wala na po yun. Nasaan po siya? Matagal na kami hiwalay. Matagal na kayo hiwalay. Sino pong bago niyong kinakasama ngayon? Wala po. Mag-isa na lang po kayo? Opo. Ano pong trabaho niyo dati? Manicurista. Ngayon? Ngayon po, wala, no. Meron po kayong katabing lalaki, ma'am. May nakikita akong lalaking katabi nyo. Sino po yon? Pamangkin ko po siya. Ha? Pamangkin ko po si Paolo. Pamangkin nyo sa pangalawa nyong asawa? Sa tatay niya po at sa kapatid. Okay. Sa kapatid. So, may trabaho ba si pamangkin? Wala rin po. Ilang taon po si pamangkin? 20 years old po. 20 years old. Ano pangalan ni pamangkin? Paolo Lasaria po. Paolo. Paolo, bakit hindi ka magtrabaho para matulungan mo si mama? Ay, si auntie mo. Eh, 20 years old ka pala. 20 years old ka na pala. Nag-aaral pa po ako, Sir Rafi. Tsaka po, si Ate Angelina po, Sir Rafi. Kaya niya pong buhayin yung sarili niya dati kasi nga po, umalit siya, nagtatrabaho po siya. Eh, kaso lang po, na-stroke po siya. Ah, okay. Ngayon po, yung family ko po, yung nag-alaga sa kanya, kasi nga po, hindi naman po kami, kasi nga po, tita ko po siya, eh, sino ba naman po yung mag-aalaga? Ngayon po, nilapitan namin po, hininga namin ng tulong yung bawat anak niya po. Mm-hmm. Eh, yung isa po, sabi niya, isang anak niya po, sabi niya, wala kaming planong tumulong sa kanya. Ni isang singko po, wala po silang naibigay. Yung mama ko po, yung nasabang nasa ospital po si tita, yung mama ko po yung nagbabantay doon. Siya po yung nag-aasikaso, kung paano po siya mapalabas, yung mga pang-araw-araw na gamot niya. Okay. Eh, kasi po, nilalapitan namin yung mga anak niya, wala po talagang pakialam sa Rafi. Okay. Kaya nga po, na humingi na kami ng tulong ngayon sa inyo, Sir Rafi, kasi nga po, yung pang-araw-araw na pagkain ni Ate Angelina, hindi na po namin alam kung saan namin kukunin. At sa yung kuya ko po yung na halos nalubog po sa utang para po mabayaran, makalabas siya sa ospital. Tapos ngayon po, ganito pa yung igaganti sa amin. Parang ako pa daw yung mali, Sir Rafi, dahil may okay. Dahil lang po, gusto ko daw sumikat, kaya pinus ko po yung video na yun. Sandali po, Sir Paolo. Sir Paolo, ako, magbibigyan ako ng konting reaction and then pagsasalitain ko itong si Ma'am Edna. Hindi mo siguro din masisisi
itong mga anak ni Nanay Edna, dahil hindi sila nakaramdam ng pagmamahal sa kanilang nanay, because wala pa silang kamuang-muang, nilayasan sila. Okay, lalo na yung bunso, yung pangalawa, wala pa silang kaalam-alam sa mundo. So they never felt the love of a mother. And ano pa sa din, meron itong isang ali o isang babae nagsasabing, nanay ako, tulungan niyo ako, kawawa naman ako, patawarin niyo ako. So, hindi eh, parang mahirapan silang agad-agad na tanggapin yung paghingi ng sorry, yayakapin, because they don't have any feelings, emotions, experience from this woman asking for forgiveness from them. Opo. Nagets mo? So, wag mo sana silang sisihin. Parang lumilitaw okay. Dito, sinisisi mo sila dahil pinapabayaan na yung nanay nila. In fact, yung nanay nila ang naging pabaya sa kanila, pinabayaan sila. Alright, now, I'll try my best na siguro dahan-dahan, wag biglaan, na para maramdaman itong mga anak ni Nanay Edna na nanay pa rin nila ito kahit papaano, siguro they'll find a place in their heart na para siya ay patawarin at tanggapin na lang muli. Ma'am Angelina, Ma'am Edna? Sorry, yes, nagkakalito-lito na ako. Si Ma'am Edna pala yung anak. Okay. Apo. Alright. Ma'am Edna, is there a way na mapatawad niyo itong si Nanay Angelina? Actually po, sir, bago po ako ikinasal, ako po yung nag-text sa kanya. Sabi ko po, kung pwede, pumunta po siya sa kasal ko kasi nga ikakasal na ako. Kasi ayaw ko rin naman na, ano, na magsimula ko ng buhay may asawa tapos meron kaming hindi pagkakaunawaan. So ayun po, naging okay naman po kami. Tapos kahit yung bunso kong kapatid ko, sir, sinabi ko naman sa kanya na parang okay na, i-let go na lang natin yung ano, yung dati. Kaso sir, nung time po na yun na binigyan namin siya ng chance, parang hindi naman niya kasi pinatunayan sa amin na yung concern siya sa amin o mahal niya talaga kami. Sabi po niya, babawi po siya sa apo niya, siya daw kung mag-aalaga. Hindi naman po niya ginawa, tapos lagi pa rin po siyang umiinom. Tapos magte-text po sa akin na wala siyang pambili ng bigas, walang ganito, ganyan. Eh syempre sir, may sarili na rin po kaming pamilya, tapos yung anak ko po nung time na yon lagi pong nagkakasakit, lagi pong na-hospital. Yun po. Tapos nung na-hospital po yan siya sir, yung doon sa ano, tumulong naman po kami kasi sabi ko sa kanya, yan lang yung kaya namin kasi kakabili ko lang din ng gamot ng anak ko. Tsaka yung kapatid ko kasi na yun sir, ilang buwan na rin pong nakababa sa barko. So sabi ko, wala po siyang pera. So ayun, in-explain ko naman po siya, sa kanya. Tapos nung next naman na nagkasakit siya ulit, parang gusto niya na kami yung gumastos lahat. Ganun po, hindi naman po kami ganun kayaman. Tsaka okay. May sarili din po kaming buhay, may sarili okay. Din po kaming pamilya. Okay. So ano yung final niyo pong desisyon, Ma'am Edna? Kung pagpapatawad na naman yung gusto niya, pinapatawad na namin siya, pero please lang, huwag mo na kaming gugulukin. Huwag mo na kaming ini-iskandalo parate. Okay. Nanay Angelina, bo? Binigyan pala kayo ng chance ng inyong mga anak to prove yourself one more time na you are a mother to them. Pero yung pong chance ninyo, sinira nyo po. Nagtrabaho po ako. Hindi ma'am, yung sinasabi na tuloy-tuloy pa rin yung pag-iinom nyo, hindi kayo nagbago. Then, sino ba naman ang anak na gaganahan ng gano'n na nagkamali first time and the second time, anari pagkakamali na naman dinugtungan, salip na magsisi at magpakitang gilas na mahal niya yung kanyang mga anak. Hindi po ba? Pinagsisihan ko na po yun, yung so, pag-iinom po dati. So gusto niyo pong third chance? Opo. Ma'am Angelina, narinig mo ba yung sa Biblia yung the prodigal son? Ma'am Angelina, aware ka ba doon? Hindi. 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 Sorry, si Ma'am Edna. Ma'am Edna. Po. Alam mo ba yung kwento yes, sa sir. Biblia na the prodigal son? Opo, sir. Now, since hindi naman, babalik na natin, the prodigal mother.
na lang. Na umalis siya, lumaya siya, ngayon bumabalik siya sa inyo, baka pwedeng i-welcome niyo siya with open arms, maghanda kayo, magbunyi kayo, lalo pa, this is the time, Christmas, time to celebrate, start fresh, new life, buong pamilya nyo, nandiyan si nanay nyo, na dating lumayas, ngayon bumalik na sa inyo. Prodigal mother. Pasensya na po, sir. Hindi po talaga. Hindi matanggap. Ganon din ba yung sa loobin ng iyong mga kapatid? Opo, sir. Okay, hindi kita mapipilit. Yung ganon. Mama Angelina. Po. Wala talaga eh. Pinapatawad ka na nila, pero help coming from them. Pasensya na. Ano pong reaction? Wala po tayong nagawa pag ganyan ang kanila. Tao ma'am. Lang naman po tayo. Sige ma'am, kausapin niyo po siya ma'am. Bigyan kita ng 1 minute, kausapin niyo po ang anak niyo. Edna? Na? Oh, bakit? Higap pa ngayon, malang ako kinuron, ipatawad, sunanong niyo. Ma'am, pakitagalog ma'am para marinig po namin, para makatulong din kami. Humingi daw siya ng patawad. Ng patawad sa inyo na sana mapatawad. Malapit na ako matay. Di ba sinabi ko naman sa'yo dati pa na pinapatawad ka na namin? Di ba meron akong chat sa'yo, sabi ko pat pinapatawad ka na namin, patawarin mo na rin yung sarili mo, pero wag na wag mo na kami kukuluhin. Pasensya na. Hindi talaga. Ibig sabihin na pinapatawad ka na namin, babalik ka na sa buhay namin. Hindi naman ako babalik sa inyo, Ney. May bahay naman ako kahit nakubo. Basta mapatawad lang ninyo ako para naman pag namatay ako, masaya naman ako na kung saan ako pupunta. Alam ko na. Pinatawag ka na namin. Diyos. Para siguro, ano na rin na ito ng Diyos sa akin. Para makahingi ako ng patawad sa inyo. Gabi-gabi, nagdadasal ako para patawarin yung pero parang wala ako. Ano? Okay, ma'am Angelina, bakit di kinakaintindi doon sa sinabi ng anak niyong si Edna? Pinapatawad na po kayo. Wala na. Wag na pag-usapan yung kung pinapatawad ka o hindi. Pinatawad na po pala kayo. However, yung pong paghingi niyo po ng pera sa kanila, assistance, wala muna raw. Ay, hindi po ako humihingi. Okay, sige. Kung ganun pala, tapusin natin to. So, pinapatawad na ho kayo. Anong reaksyon nyo, Ma'am Angelina? Ay, okay lang po. Okay, sige. Pinapatawad na po kayo. Okay? Okay na, ma'am. Pinatawad na kayo. Okay lang po. Alright. So, okay na, ma'am. So, tama. Okay, Edna, pinapatawad mo si nanay mo. Tama? Lahat kayo? Opo, sir. Pero opo. Walang pera. Wala po. Okay. So, Nay, last na lang po. Nay Angelina, pinapatawad ka na nila, pero walang pera. Okay lang. Okay. So, at least, nagawa ko ng paraan. Okay na, napakatawala na kayo. Kaya lang po, doon sa pera, wala muna. Okay? Okay, sige po. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Angelina at Ma'am Edna Francisco. Mamaya po off-air, pwede ko kayong pag-usapin muli. Baka meron pang pwedeng maidagdag na gustong sabihin si nanay na hindi niya sabi dahil doon sa dialect na Bisaya, hindi niya ma-express yung sarili niya. Pag-usapin kayo off-air, pwede kayo mag-Bisaya para mas lalo kayo makaintindihan. Okay? Salamat po sa inyong dalawa. MJ, anong sabi ng netizens? Nako, nagdurugo yung mga puso ng ating mga netizens, Idol Rafi. Eto, si Angelique Tiamco. Meron siyang payo kay nanay. Dapat nga sabi niya, nanay, kahit sana naghiwalay kayo ng asawa niyo, hindi inyo sana iniwan yung mga anak niyo. Hindi ko yata kayang iwan mga anak ko kahit ganun ang mangyari. At ang iba, sabi nga naman nila, no, eto, si Novi Monsato, di naman talaga masisisi yung mga anak kasi ba naman iniwan sila. Hindi nila ramdam ang na naging nanay
si nanay sa kanila. Oh. Indifferent na raw sila, Idol Rafi. At eto pa ha, eto pa, si Diana Resedo, nanay ko, naging magandang sample ka sana bilang isang ina. Baka malamang nag-uunahan pa yung mga anak mo sa pagtulong sa'yo. Ngayon, hahanapin mo sila, kakailanganin mo sila. Pero eto na, to top it all off, Idol Rafi, ang madami nakita natin ngayon, si Jessie Jessa, sabi niya, no, karma ang nangyari sa'yo, ina. So yun ang sabi ng mga netizens natin. Back to you, Idol Rafi. Salamat, MJ, for it.